Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sinumang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Eh, kung gusto naman po magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no, na 2.026 billion ay binawasan po ito, naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may bagyo, nasasalanta, eh tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisyatiba ang OBP tulad ng magnegosyo taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang educational, medical, and burial assistance program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan dyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Eh, kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang, ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, eh lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OBP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OBP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po ay madagdagan, no, o maibalik ang pondo po na naaprubahan sa NEP for 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Eh, gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gustong magtrabaho, sana naman po mabigyan ho natin ng pagkakataon ang opisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit, maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa buong kabuuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po nating ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalinga ng kanilang pamahalaan. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong naghihirap na ating mga kababayan. Magtulungan na lang po tayo
Yun lang po ang panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Ito lang po ang aking pakiusap sana, para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Sana po ay madagdagan o maibalik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po yung mga nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po ay maibalik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator Christopher Bongo. Majority Leader. Senator... Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted. And at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include in the, for the office of the Vice President's budget. Thank you. Yes, what is the pleasure of Senator De La Rosa? Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. President, I seek a 1-minute suspension. Session is suspended for a minute.